Ngayong gabi sa Demolition Job, sasagutin natin ang matagal nang tinatanong at pinagdedebatihan. Sino nga ba mas magaling? Ang babae? Bumigas, ah. O ang lalaki? Ah. Ang husay ng dalawang kasarian ayon sa paniniwala ng ating lipunan. Ano nga bang basihan? Sa pag-aaral na isinagawa ng Gender Studies ng University of the Philippines, Diliman, sa kulturang Pinoy, may karaniwang posisyon ang lalaki at babae sa isang pamilya. Ang tatay ang nagtatrabaho. Ang nanay naman ang nag-aalaga ng mga anak sa bahay. At dahil sa mga nakasanayang papel, madaling na ikahon ang kakayahan ayon sa kasarian. Mas kaya raw ng babae ang magtiis ng sakit kaysa sa mga lalaki. Mas magaling naman daw sa pagsunod ng instruction ang mga lalaki. Mas magaling daw sa pagbabudget ang babae. Ang mga karaniwang paniwala na ito, susubukan natin sa tatlong magkakaibang eksperimento, kasama ang dalawang grupo. Para sa Pink Team, si Justin Hapitan, 21 years old, isang third-year music student. Si Jenalyn Mendoza, 24 years old, isang sales lady. At si Annabel Alcala, 38 years old, housewife at may apat na anak. Para sa Blue Team, si Robel Alalom, 21 years old at isang fifth-year music student. Si Joseph Barcenal, 26 years old, isang taon lang security guard sa isang subdivision. At si Lawrence Verdelio, 33 years old, pitong taon na house husband at may isang anak. Pa, gawin mo nga ako. Kung ano haba ng pasensya nila Eva, siya naman raw iksi nito kapag mga instruction manual na ang kaharap. Kaya pag setup ng mga kasangkapan at iba pang mga kagamitang teknikal, kina Adan na raw nakatoka. Sila daw kasi ang mas matyaga at mas masinsin sa pagsunod sa instructions. Simulan na natin ang instructions game. Bibigyan ng listahan na gagawin ang bawat team. At dahil ito ay sukatan ng kung sino ang mas marunong sumunod sa panuto, kailangan nilang basahin na maigi ang lahat na nakasulat sa papel. Dahil ang di susunod sa basic instruction na ito, may surprise ang matatanggap sa huli. Sa tingin mo, sino mas magaling? Sa tingin ko ako. Siyempre ako mas magaling. Okay. Ready and go! Pagkabasa pa lang ng ating unang set ng players, sinimulan nila ito agad. My gosh! Napasabak sila sa sayawan. Never say die si Robel sa hula hoop. Lahat hoop ba to? Nahuli man dahil sa hula hoop, nauna pa rin si Robel. Kamusta na? Pero nanalo nga ba siya? Demolition job! Read out loud yung unang-unang instruction. Ano nakalagay? Basahin ng mabuti ang lahat ng instructions. Ginawa mo ba yun? Hindi. Sa hinanda naming instruction game, nilinaw namin na basahin muna lahat ng instructions. Sa ilalim nito, isang talata ang aming dinagdag. At sa huling pangungusap nito, nakasaad na huwag gagawin ang kahit anong instruction mula una hanggang huli at isusulat lamang ang demolition job sa pisara. Ang salitang demolition job sa pisara. Congratulations. Tapos ka na. Ano nangyari? Sinunod na namin kaagad after naman. So, di na namin binasa lahat. So, paano namin papatunahin sino mas magaling sa inyo? Wala sa galing. Paano yun? Sa unang pares, walang nakasunod ng tama. Tignan natin ang mga susunod na pares. Ready, set, go! At gaya na nangyari sa naunang pares, sina Jenalyn at Joseph nagsimulang mahulog sa bitag. Papapansin kaya nila ito? Hawig, action. Si Jenalyn, sinimulang basahin na malakas ang huling talata. Pero sayang, at huli na ang lahat. Buong mundo, opa. Demolition job! Okay. Meron ka bang natuklasan? Hindi ko po nasunod yung una. Dapat po basahin ko muna yung lahat muna bago ko po gawin yung challenge. So in other words, dapat hindi kayo naka... Tres na ganito, tsaka nakasuot ng sombrero. Ang sumunod na pares, mukhang confident sa kanilang sarili. Pero nang magsimula ang laro,
wala sa kanila ang nakasunod dito. Tabang. Wala. Annabelle, ano nangyari? Sa pinagmamalaki mo, binabasa mo muna lahat bago mo gawin ang nakasulat. Ang binasa ko lang po yung pagkasunod-sunod. Hindi ko po binabasa ho lahat eh. Okay. Kaya ho, nung huli na ho nalaman, nung nabasa ko na ho yung pinakahuling talata. Dahil dito, kumuha kami ng karagdagang players para sa eksperimento. Mga estudyante at profesor ng Quezon City Polytechnic University. And go! Una, pareho nilang binasa ang instruction. Pero si Sir Joseph sinimulang gawin ang mga ito. Si Miss Tina naman, dumiretso na sa kanyang pisara. Hanggang bilang pinasasulat ang salitang demolition. Oh my God, what's wrong with me? Suot ang sombrero ni nanay. Sabi, huwag sundin. Habang si Sir Joseph, pinilit ipagkasya ang duster sa kanya. Si Miss Tina, nakapagpasya na. At ang nagwagi, ang big team. Meron, sinta. Kapag sinundan mo, at what point mo na-realize na kailangan basahin mo lahat? Kasi, di ba, bago mo naman simulan dapat lahat, babasahin mo muna yung instruction. Hindi mo na pwedeng tapusin agad nang hindi mo alam kung ano yung nasa dulo. Dapat makita mo kung paano mo siya tatapusin. Sa iba pang eksperimento, alamin kung sino mas makakatiis ng sakit. Babae. O lalaki. Hindi ko na kaya. Ready and go! Dito sa demolition job, sinubukan naming alamin kung mas magaling nga bang lalaki kaysa sa babae sa pagsunod ng instruction. Oh my God, what's wrong with me? Nanalo si Ma'am laban kay Sir. Meron, sinta. Ang bang estudyante kaya nila? Ready and go! Okay, at isulat ang salitang demolition job sa pisara. Si Ara, patuloy pa sa pag-exercise. Meron, sinta. Maya-maya pa, tapos na si Leonard. Umanap na ang iba! Huwag sundin ang mga nakasaad mo la bilang hanggang bilang 10 at isusulat ang salitang demo. Para sa game na ito, panalo ang lalaki. Mag-iba kayang ihip ng hangin sa susunod na pares. Sa tingin mo, sino mananalo? Ako po. Ready, set, go! Si Jenny, game na game sa kanyang pagsuot ng duster at lipstick. Isnot naman ni Kais ang sombrero sa ulo, pero napapreno ng basahing maigi ang papel. Hanggang sa makaabot siya sa huling talata. Sa round na ito, panalo ulit ang lalaki. Ang sumunod na pares, ang magkaklaseng sina Marvic at Risa, ang nagharap. And go! Kung sa umpisa, masugid nilang sinundan ang bawat instruction. Si Marvic biglang bumagal at nagsimulang magbasa. At ang panalo sa larong ito, si Marvic. Sa eksperimentong ito, kumpirmado, lalaki ang mas magaling sa pagsunod ng instructions. Ayon sa clinical psychologist na si Dr. Cristina Roselio, inductive ang pag-iisip ng babae, habang deductive naman ang lalaki. Kaya ganito ang naging resulta ng eksperimento. Meron talagang element ng competition. Bilang babae, alam mo naman, patriarchal society, laging ipaparamdam sa'yo na inferior ka. So you feel that you have something to prove. So kung meron na instructions na ganun, you want to be thorough. Kasi ayaw mo magkamali eh. Akala mo yun ang susi para manalo. Yung mga kalalakihan, mas deductive mag-isip. Bigger picture muna bago iisa-isahin. Sa isang pamilya, tatay ang karaniwang nagbibigay ng pantustos para sa pamilya. Habang si nanay naman, nangangasiwa sa bahay, kaya mas alam niya kung ano ang mga dapat bilhin at bayaran. Ito raw ang dahilan kaya mas epektibo ang mga babae sa paghawak ng kaba ng pamilya. Dito sa eksperimento, hindi lamang kailangan bumili ng tama, kailangan marunong din sila mag-budget ng 500 pesos na binigay natin sa kanila. Fresh fish, isang kilong bigas, sinigang. Dito, tingnan natin kung sinong bibili ng mga tamang sangkap. May sukli ba sila o abonado pa sila? Yan ang ating aalamin. Dapat para sa 5 tao ang bibili ninyo. Okay, 30 minutes and go! Tara,
pagpasok ng mga team sa palengke. Kari pa sila sa pagbili ng mga kailangan. Bigas muna tayo! Unang target ng mga boys ang bigasan. Sa umpisa, pinakamura ang hinanap nila. Kuya, isang kilo nga po! 35. 37 na lang po. 37. Pero sa huli, pinili nila ang 38 pesos na bigas. So, ang bayad, oh? Mabilis na tumakbo ang grupo papunta sa meat section. 170 na lang? Oh, 170 na lang po! 170 na lang, boss. Ang mga girls naman, unang dumiretso sa meat section. Magkano isang kilong baboy niyo? 170. Sige, 170. Pagdating sa fish section. Limang tao lang naman siguro pwede makalahating kilo. Ang sige, kalahating lang. Iba naman ang diskarte ng mga boys. Magkano ang asa-asa? 120. Hindi kasi sa limang tao yan eh. Limang tao lang. Magkano maliit lang po? Pwede na 120. 120 na lang po, boss. Matapos ng isda, gulay naman ang susunod sa kanilang listahan. Magkano po dito? 8. 8. Isa lang. Magkano po ito dalawa? Maliit ba? Oo, maliit. 5 na lang. Magkano po lahat? 20 lang. 20. Maya-maya, nagdiskusyon na ang mga boys. Lechin asin. Oo nga pala, no? Lechin asin. Bigay sa amin ate, 120 ah. Pagkatapos mamili ng kalne at isda, sa bigasan naman ang target ng mga babae. Basta nakabili nga daw tayo ng... Ano ka ba? Hindi ba pwede yan? Uy, NFT yan! Ito na lang, 37 na lang. Sige, okay na to, ito na lang. Isang tali na lang ako. Magkano isang tali ng kangkong? Nang bawas, 5 piso na lang. At sa halagang 80 pesos, nakompleto nila ang gulay. Sunod nila binili ang pampalasa ng sinigang. Ito magkano to? Ito. Ito na lang, 20. 20. Kompleto na ba? Dito na po, okay na po. Tapos na ang mga girls. Ano kaya nangyari sa mga boys? May beijing kayo? Tsaka asin. Hindi, asin. Wala kayo magtika. Kung nga pala, no? Magkano ganito nyo? 40. 40. 40. Dito natin sa 40, mas mahal yan. Okay na tayo. Sa oras na 17 minuto, natapos din ang team ng boys. Sino kaya ang tunay na budget leader? Tama nga ba paniniwala? Mas magaling daw ang babae. Magkano isang tali ng kangkong? Nang bawas, 5 piso na lang. Kaysa sa lalaki. 180. 170 na lang. Sa pagbabudget ng pera. Kalahating kilo ng galunggong, magkano inabot? 70. Boys, anong klaseng isda binili natin? Tilapia. Gano'ng karami? 1 kilo. 1 kilo. Inabot ng? 110. Pagdating sa isda at mantika, nakitipid ng halos 48 piso ang babae kumpara sa nagastos ng lalaki. Galunggong. Bakit galunggong? Sa tingin ko, yun yung pinakamura na marami ka pang maihahain. Kalahating kilo, marami na marami po na eh. Po siya. Pagdating naman sa isda, mas nakatipid daw ang mga babae dahil sa kalahating kilo lang daw, busog na ang pamilya. Giit na mga kalalakihan, ang kanilang tilapia, aabot daw ng 2 kainan. Mas malaki. Tapos saktong 5 yung... 5 piraso po yung 1 kilo. Talagang for isa-isa para sa... Sakto talaga. Sa 5 katao. So, sa tingin ninyo, yung galunggong na binili nila, bitin? Kasi maliliit ho yung nabili nila eh. Sige, punta naman tayo sa bigas. Magkano? 37. Boys, magkano yung bigas ninyo? 30. 38. At bagamat piso ang pagkita ng babae at lalaki sa bigas, angat ang lalaki dahil kaning may kalidad ang kanilang pinili. Sa girls, ang inabot ng total ng sinigang ninyo, lahat ng mga kasangkapan ay? 278. Sa boys naman, inabot yung kanilang sinigang ng 224. Panalo ang boys sa sinigang dahil nakatipid sila ng halos 34 na piso kumpara sa mga babae. Magkano ang naiwan sa inyo? 100. Sa inyo? 115. So 15 pesos ang lamang nila sa inyo. Para lubos na maunawaan kung paano nga ba hinahawakan ng babae o lalaki ang salapi, kumonsulta kami sa financial expert. Marami pa sa mga bahay o mga pamilya is tinuturuan yung babae more of how to budget. Sinasama sa grocery, sa pamamalengke, so natututunan niya habang nagiging alalay. Kadalasan kasi yung lalaki hindi kasama dun sa mga experience na bumibili sa mga grocery or palengke. So hindi nila nakikita o observe na na-acquire yung skill na yon. So, it's really a matter of ano ba yung na-expose, ano ba yung na-train. Ayon sa pag-aaral ng Bank of Montreal Investor Line, mas natural ang kakayahan ng mga babae sa paghawak ng pera. Pero,
maaasahan rin daw ng lalaki lalo na kung pagpaplano ng malakihang pagbabudget ang pag-uusapan, gaya ng negosyo at usaping pinansyal. Yung mga babae ang tiningnan yung absolute value or yung cost ng item. Pero in terms of worth, masasabi din natin nanalo din yung mga lalaki dahil imbes na pang 1 mil lang yung kanila, pang dalawa. Kaya ang paniniwalang babae ang mas magaling sa pagbabudget kaysa sa lalaki. Hindi sa lahat ng pagkakataon tama. Ang pagkakaroon ng anak ang isa sa sinasabing pinakamasakit at pinakadelikadong karanasang pagdadaanan ng mga babae na kailanmang hinding-hindi mararanasan ng mga lalaki. Kaya naman sinabing babae ang mas kaya na magtiis ng sakit kaysa sa lalaki. Kumonsulta kami sa Department of Anesthesia sa Cardinal Santos Medical Center kung paano nila nasusukat ang pag-inda sa sakit. Yung pain kasi, subjective experience yan eh. Only the individual can say how painful or how not painful the experience currently is. Sa ating huling eksperimento para sa araw na ito, ilulublob nyo yung mga kamay ninyo dyan sa mga aquarium na punong-puno ng yellow. Pag hindi nyo na kaya, taas. Titigil yung timer. Tandaan, huwag gagayahin ang mga eksperimento sa inyong tahanan. Good luck! Taas kamay and lublob! Woo! I quit! Ah! Oh! Nabibigas ah! Ah! Hindi pa tayo. Isa. Ah! I quit! Ah! Okay. Dalawa. Ah, hindi ko na kaya. Oh, sakit talaga. Sakit na. Yeah, di sobrang sakit. Kasi naakoy. Mukhang may isang couple na natira, pero tandaan, hindi ito team effort. Ito ay labanan ng babae sa lalaki. Tingnan natin. So, nanganak ka na. So, itong sakit nito, baliwala? Siguro. Ikaw, hindi ka pa nanganak. Grabe sila. I quit. At mukhang nanalo ang lalaki dito. Tingnan natin. Pero tingnan natin ang resulta muna. At para sa Pain Tolerance Challenge, ang nagwagi, si Joseph. Tumagal siya ng mahigit 4 minuto sa malamig na tubig. Hindi po natin maitatanggi na may pagkakaiba nga ang babae at lalaki pagdating sa kanilang pisikal at emosyonal na katangian. Pero napatunayan natin sa ating mga eksperimento na hindi sukatan ang kasarian sa abilidad ng isang tao. Kaya bago humusga at bigyan ng limitasyon ang ating mga kapatid, mag-obserba muna at makinig. Dahil may kanya-kanya tayong kakayahan, babae man o lalaki. Ako po si Paolo Bejones. Ang inyong mga maling akala, wawasakin namin sa Demolition Job.